Ito na yung mismong unit sa side nung speaker, dun mo makikita yung power button. Makikita nyo dyan yung mismong logo ng power button, kulay pula. And then sa harapan meron siyang screen, dyan mo makikita yung display. And sa kabila, logo lang ni JBL. And then sa kabilang side, sa likod, nandun yung 3.5mm jack at nandun din yung USB charging port, type C na yan. And then meron tayong antenna, adjustable yan na pwede nating habaan para sa FM radio. Ayan, dahan-dahan lang kasi medyo matigas yung pagkaano niya, baka masira natin. And sa ilalim, ito yung ilalim. Hindi ko masyadong mabasa kung ano nakasulat dyan kasi kulay black. Sa taas, meron tayong volume control, plus, plus, and minus. Meron din tayong 1, 2, 3, 4, 5 na nakasulat. Hindi ko pa alam kung para saan yan. Mamaya check natin. And meron din tayong Bluetooth logo sa taas kung gusto nyo mag-Bluetooth. Scanner para sa radio. Ito yung scan, automatic scan yung sa gitna, and then yung sa dalawang side niya sa gilid, ito yung manual button. Kapag meron kayong hahanaping radio station. And then DAB FM, ito naman yung option niya pag gusto ninyo mag FM radio. Ite-test natin mamaya yan lahat. Ayan, subukan muna natin yung FM radio. Ayan, pipindutin nyo lang yung DAB sa taas. Then makikita nyo na dyan sa display niya kung anong radio station yung nagpi-play. Teka lang. Lipat natin ng station. Ayan, pag naglipat kayo ng station, pipindutin nyo lang yung scan sa gitna. Automatic na yan maghahanap ng radio station. Automatic tuner na yan. Yung gitna, may nakasulat na scan sa gitna. Automatic tuning. Ayan, makikita nyo rin naman sa display kung ano itsura niya. Kung nasa ang station na kayo, hindi kayo maliligaw. Mabilis lang naman maghanap ng station, ng radio station, kasi automatic yung pag-scan niya. And then ini-skip na rin niya yung mga station na hindi masyadong malinaw. Pero kung meron kayong gustong hanaping radio station na hindi niya makuha dun sa automatic scan, pwede niyo pindutin yung dalawang triangle button sa gilid, tapos i-manual niyo na yung paghahanap ng frequency. Ayan. Kaya makikita nyo dyan isa-isa. Talagang, ayan. Yun nga lang, medyo maingay maghanap kasi nga, manual. Unlike dito sa automatic, talaga kung saan yung merong malinaw na station,
doon na siya hihinto. Para sa akin, MILF. Ayan. My intimate love. Yung volume control, nasa gitna pa lang siya, pero subukan nating lakasan. Sa ating episode. Teka, nawala siya. Kapos na kapos. Sa suman mong mabilis matapos. Ayan. Subukan nating hinaan. Kaya niyang i-mute, tapos kaya din niyang mag-volume control na pinakamahihina kasi sa gabi, halimbawa gusto niya mag-radio, yung malapit lang sa tenga niyo, tabi niyo sa higaan niyo, pwede. Na kayo lang yung makakarinig. Hindi din kami sweet kahit nga pa sa Facebook. Kahit legal naman kami. So yeah, medyo mabigat yung unit, pero kung mahahawakan niyo yung mismong speaker, mabigat. Tapos yung bass niya, napakaganda. Mararamdaman mo talaga sa kamay mo. Scan ng channel. Pag meron na kayo nakapiling radio station na gusto nyo, ilo-long press nyo lang kung saan nyo gusto i-save. Sa 1, 2, 3, 4 hanggang 5. Long press nyo lang yung number. And then, magsisave na yan. Para sa susunod na pag nag-on kayo ng radio, pipindutin nyo lang yung number kung saan nyo sinave yung radio station na gusto nyo. P1, 2, 3, 4, hanggang 5. Then, subukan naman natin mag-Bluetooth speaker. Pindutin lang natin yung Bluetooth na logo dito sa taas. Then, from screen, makikita nyo pairing. Hanap tayo ng device. Ayan, nakalagay dyan. Makikita nyo sa cellphone nyo, JBL Tuner 2. And then, pair. Connected. Ayan, try natin yung Bluetooth. Yung Bluetooth, pwede natin kontrolin galing dun sa device mismo. Ayan, nakikita nyo, tumataas, bumababa yung volume control niya. Yung the usual Bluetooth speaker, yan, pwede mo siyang i-up, pwede mong i-down. And pwede mo rin siyang piliin dito sa taas. Lower volume. And upper volume. Dala, stop muna natin. Ayun na, nakalagay lang talaga dito sa harapan, BT na malaki, tapos connected. Hindi mo makikita yung display kung anong title nung song na piniplay mo. Connected lang nakasulat. Tapos makikita mo lang din dyan, volume down tsaka volume up. Anyway, sandali lang naman lumalabas yung display, nawawala din yan after. Ganun din kapag nag-FM radio ka, mawawala din yan pagkatapos. So, bibilang ko na lang to ng case kasi mahilig ako maglagay ng case eh, kahit nilalagay ko siya sa bag.
Ganda o, maliit lang. Siya sa tunog niya, ang sulit nung sound niya, maganda yung bass. Hindi sabog, hindi grounded. Napakalinaw at napakaganda. Napaka-portable. Imaginin mo meron ka ng Bluetooth speaker, meron ka pang FM radio in one. So, kung meron kayong reregaluhan ngayong Christmas or ngayong holiday, pwedeng pwede to. Doon sa mga kilala nyo mga mahilig mag sound trip, lalong-lalo na kapag gustong-gusto nila makinig sa FM radio. And thank you for watching, guys.